you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. Guys, Aljun here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So, madami na nang pasabog si Mr. Snow Badua. At alam nyo na, kahit busy siya ngayon sa kanyang boxing match, ay alam naman na consistent pa rin sa mga trade rumors, trade news about Pinoy basketball. Tsaka ako, for me ah, feeling ko siya mananalo dito. Wala naman ako alam sa pagbaboxing, di ba? Pero syempre, doon tayo kay Snow Badua. Eh, sino ba naman yung isang taong yun? Yung Carlos ba yun? Syempre, doon tayo sa nagbibigay ng trade news. Kung hindi naman dahil kay Snow Badua, eh, wala tayong mapopost sa video dito, di ba? Wala tayong mako-content, guys. Pero kayo, guys, tingin nyo, mananalo ba si Snow Badua sa boxing match or yung kalaban niya? Kasi mas matangkad, ganun. Pero tingin nyo ba, si Snow Badua ang mananalo? So, ayon nga kay Snow Badua, ay ang Index, Blackwater at Trainer Shine are reportedly going after Jeyo Ambohot. At alam niyo naman, halos lahat ng team nagiging trade rumor na talaga to si Jeyo Ambohot. Pero alam naman natin na mas reliable source to si Snow Badua. So, gumawa ako ng listahan ngayon ng kung sino pwedeng possible trade sa kanya sa bawat team na yun, sa Blackwater, Enlex, o Rain or Shine. So, sa Rain or Shine, feeling ko ang magiging trade niya. One-on-one trade siguro kay Jonard Clarito. So, alam niyo naman kasi Rain or Shine at Converge is not a farm team. So, magiging fair yung trade dito. Feeling ko fair na trade yung Jonard Clarito for Jeyo Ambohot. At ang pangalawang possible Trainer Shine at Converge Fiber Xers ay si Mark Borboran at second round picks. So kasi para sa akin kasi sobrang bata ng Converge Fiber Xers, sobrang bata ng lineup nila. So kailangan nila katulad dito ni Mark Borboran na veteran na tutulong sa team nila. Magiging malaking tulong to si Mark Borboran kaila Sinaranya sa mga big man ng Converge Fiber Xers. Tapos samahan na lang ng konting round pick. So kung mapupunta naman sa Blackwater bossing tong si Jeyo Ambohot, feeling ko ang mangyayari si Shani Winston at Jeyo Ambohot ay matitrade for Troy Rosario and round picks. Kasi nga, di ba, gusto na rin itrade naman ng Converge Fiber Xers to si Shani Winston, tsaka malaking tulong tong Troy Rosario for Converge Fiber Xers if ever. So, ang last team ay ang NLEX Road Warriors. Feeling ko ang possible trade for NLEX at Converge is si Sean Anthony. So, kumbaga, eh, magiging veteran presence to. Para si Mark Borboran lang din. Malaki kasing tulong sa team ang may veteran na players, hindi puro bata lang. So, ang second option, feeling ko si Matt Nieto. Para mapag-reunite sila ng kapatid niya. Baka sakali, di ba, pagkakasama ni Matt Nieto yung kapatid niya, eh maging maganda yung chemistry, maganda mapakita nila sa Converge Fiber Xers. So kayo guys, tingin nyo, sa mapupunta si Jeyo Ambohot, Blackwater, and Lex or Rain or Shine, share your thoughts in the comment section guys, pag-usapan natin to. So another news galing kay Snow Badua. Instead of Arvin Tolentino, Bagnola is now reportedly setting in sight on Stephen Holt. Kuliglig told me that the plan was changed just last night. See where Arvin Tolentino goes, especially that Jamie Malonzo and Jeremiah Gray are both injured. So parang inihint ni Snow Badua no, na pwedeng possible na mapunta pabalik si Arvin Tolentino sa Ginebra San Miguel. So gumawa ako ng listahan para kay Stephen Holt na mapupunta daw sa Magnolia Templados Hotshots. First trade offer, si Jackson Corpus and Abu Trotter. Next, si Jerick Ann Misi pati si Abu Trotter. Or all three na yon, Jackson Corpus, Abu Trotter at Jerick Ann Misi. Kasi di naman biro talaga yung talent din nung Stephen Holt, diba?
Kahit i-trade mo yung tatlong players sa yun, eh malaking tulong tong Stephen Holt sa Magnolia for sure. Or last trade option, feeling ko si Calvin Abueva. Feeling ko lang kasi medyo nagiging troublemaker na naman ulit nga si Calvin Abueva. Baka possible mangyari Calvin Abueva for Stephen Holt. So kay guys, tingin nyo anong mangyayari possible trade sa Magnolia at Terra Firma Jeep. So kung mababalik si Arvin Tolentino sa Ginebra, gumawa ako ng listahan ng possible trade na mangyayari sa Northport at Ginebra. Number 1, Arvin Tolentino for Jeremiah Gray. Feeling ko naman kasi sa talent wise maganda, pero yun nga si Jeremiah Gray ay injury prone na. Pero kilala niyo naman si Kome Marshall, 'di ba? Kasi parehas first round pick tong dalawa, so baka maging fair na for him. Other trade offer siguro si Ralph Ko and Bonfe Sumal. Or si Yvonne Pesumal at si Aljon Mariano. Feeling ko, isa doon sa mga players na yun possible makasama dito if ever. Kunyari, tatlong players o dalawang players ang i-trade sa Northport for Arvin Tolentino. Hey guys, tingin nyo, mapupunta si Arvin Tolentino pabalik sa Ginebra. Si Stephen Holt mapunta na sa Magnolia Templados Hotshots. So guys, thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you on the next video.